Ang hirap-hirap na nga ng buhay nila, nagampun pa siya ng bata. Saad ng isang babae habang nakikipag-chismisan siya sa mga kaibigan niya. Oo nga, wala na nga silang makain minsan nagdagdag pa ng palamunin. Saad naman ang kausap niyang babae. Napabuntong hininga na lang si Maria habang pinapatulog niya ang sanggol na hawak niya. Tama ka dyan, Mare. Yung mga utangan nila sa akin hindi pa nila nababayaran. Dagdag pa nung babaeng nagsalita dahilan para mainis na si Maria at pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Grabe naman kung makapanghusga ang mga taong to. At saka hindi ko naman pwedeng hayaan itong bata dun sa may basurahan. Saad ni Maria bago niya inilapag sa higaan ang sanggol. Kaagad siyang kumuha ng damit ng sanggol upang palitan ng damit ng bata. Mabuti na lang at itinago niya ang mga damit ng anak niya nung sanggol pa ito kaya naman may maisusuot pa siya sa sanggol. Ma, nakabili na po ako ng diaper tsaka gatas. Saad ng anak ni Maria na si Marian. 18 taong gulang na lang ang dalagang ito at nagtatrabaho sa isang restaurant bilang waitress tuwing gabi. Kaagad na inabot ni Marian sa ina ang diaper at gatas. Ma, sigurado ka po bang gusto mong kupkupin ng batang yan? Tanong ni Marian sa ina. Oo naman anak, tsaka kawawa naman yung bata kung ibabalik natin siya dun sa may basurahan. Wala namang nagawa si Marian dahil yun ang gusto ng ina niya. Saka matagal na rin gusto ni Maria na magkaroon ng kapatid, kaya naman natutuwa siya doon sa bata. Nagsimula ng bihisan ni Maria ang bata at nabigla siya nang may makita siyang bracelet. May nakaukit sa pangalan doon o sa bracelet na iyon dahilan para mapangiti siya. Tatawagin natin ang sanggol na ito ng Gab. Nakangiting aniya bago niya hinawakan ang kamay ng sanggol. Kinagabihan ay agad na pumasok si Marian sa trabaho niya. Habang naglalakad siya papasok sa restaurant ay may biglang tumawag sa kanya. Good evening, Marian. Saad ng best friend niyang si Sally. Nakatrabaho niya rin dito sa restaurant. Night shift ka ngayong araw? Tanong ni Marian. Oo, sabi nga ni sir baka night shift na ang maging permanent shift ko eh. Finally, sabay na tayo palaging papasok. Masayang saad ni Sally kaya naman napangiti si Marian. Nang nakapasok sila, ay kaagad na binati sila ng manager. Ang aga nyo ngayon ah. Dumiretso na kayo sa loob at magpalit. Saan ng manager at kaagad silang sumunod. Sabay na rin tayong umuwi mamaya, Marian. Saka kung okay lang, samahan mo akong pumunta sa may grocery store mamaya. Saad ni Sally habang nagpapalit sila ng uniform sa restaurant na ito. Oo naman, sige. Tsaka may balak rin akong bilhin mamaya sa grocery store. Ani ni Marian bago sila lumabas at nagsimula ng magtrabaho. Maayos naman ang pagtatrabaho ni Marian hanggang sa may isang pangyayaring hindi inaasahan. Pakiserve nga ito sa may table 17, Marian. Saad ni Binis. Bago niya inabot kay Marian yung tray at kaagad naman itong kinuha ni Marian. Heto na po ang order niyo, ma'am at sir. Saad ni Marian bago siya napatitig doon sa lalaki. Napatigil siya sa pagsasalita nang makita niya kung gaano kagwapo ang lalaking yun. Ang gwapo naman ng lalaking to. Meron palang ganito kagwapo? Hindi makapaniwalang saad ni Marian sa sarili dahilan para magtaka ang lalaking nasa harapan niya. Hello? Isaserve mo yung pagkain namin, hindi ba? Bakit parang titig na titig ka sa boyfriend ko? Inis na saad ng babae dahilan para mabalik sa wisyo si Marian. Sorry po. Nauutal na aniya bago niya isa-isang nilapag sa lamesa ang mga pagkain. Sayang, may girlfriend na pala yung lalaki. Saad ni Marian sa isip habang patuloy siya sa paglalapag ng pagkain sa lamesa. Hindi siya nakapokus doon sa lamesa kaya hindi niya napansin na naisod ng plato yung cellphone at nahulog ito sa sahig. What the hell? You just dropped my phone! Sigaw ng lalaki dahilan para mataranta si Marian. At hindi inaasahang na ibuhos niya doon sa lalaki ang bagong lutong mushroom soup. Aray! What the hell are you doing? Anito bago nahulog ang sulyaw sa sahig at nabasag ito. What's the wrong with you, woman? First, you dropped my latest phone. Tapos ngayon, tinapunan mo naman ako ng soup na mainit? Are you out of your mind? Galit na sigaw ng lalaki dahilan para magtinginan lahat ng mga customer na nandoon. Sorry po sir, tutulungan na lang po kita maglinis. Kinakabahang saad ni Marian bago siya kumuha ng tuwalya at akmang pupunasan na yung lalaki nang bigla siyang itinulak nito. Stop and don't touch me. Are you an idiot? Look at my phone.
It's broken. It's the latest iPhone at alam mo bang ang presyo niyan? Kulang pang isang taon mong sweldo bago mo mabayaran yan. Sigaw ng lalaki dahilan para magsimula ng tumulo ang luha ni Marian. Kulang pa sa isang taon kong sweldo? Paano na to? Paano ko mababayaran yun? Tsaka, wala akong kapera-pera ngayon. Anong gagawin ko? Maluhaluhang saad ni Marian sa sarili niya. Kyle, babe, come down. Let's just find another restaurant to eat. Pagpapakalma sa kanya ng girlfriend niya, pero hindi nakinig si Kyle. No, hindi ako aalis hanggat hindi napaparusahan ang babaeng to. I demand to talk to your manager. Sigaw niya dahilan para magsimula ng magbulungan ng mga customer na nandoon. Kawawa naman yung babae, no? Kasalanan niya rin naman kung bakit ganun yung galit ng lalaki. Usad ng isang lalaki habang pinagkukwentuhan nila si Marian. Sobra na ang hiya at sakit na nararamdaman niya dahil sa pinagsasabi ni Kyle sa kanya. Wala namang magawa si Marian kung hindi hayaan na kausapin ni Kyle ang manager nila. Doon pa lang ay sigurado na si Marian na matatanggalan siya ng trabaho. Nag-aalala siya dahil paano na ang pamilya niya? Paano na ang pambili nila ng pagkain? Hindi kasi sapat ang kinikita ng ina ni Marian, kaya naman halos mabaliw na siya kakaisip kung ano ba ang gagawin niya ngayong nawawala na siya ng trabaho. First, she dropped my phone and it broke. Tapos tinapunan niya ako ng soup. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang cellphone na yun? Kung hindi niya mababayaran ngayon ang cellphone ko, eh tanggalin niyo na siya sa trabaho. At maglilive ako ng bad comments sa restaurant niyo. Pagbabanta ni Kyle doon sa manager ng restaurant, kaya naman kinabahan ito. Mabait at masunuri na waitress si Marian, pero ayaw niyang masira ang reputasyon ng restaurant. Wala po kong pambayad sa cellphone ninyo. Lumuluhang saan ni Marian dahilan para mapairap si Kyle. Oh, wala palang pambayad. Go on, fired her. Inis na utos ni Kyle sa nagdadalawang isip na manager nila ni Marian. Okay lang po, manager. Sorry po talaga. Paghingi ng tawad ni Marian bago siya tumakbo papunta sa may staff room na umiiyak. Nakakainis. Naiinis ako sa sarili ko. Bakit ko ba kasi tinitigan ng lalaking yun? Bakit ko ba siya sinabihan ng gwapo? Nang dahil sa lalaking yun nawalan ako ng trabaho. Ang sama ng ugali niya. Umiiyak na saad ni Marian bago siya nagpalit ng damit. Tumingin muna siya sa paligid para masigurado niya na hindi niya makikita ang lalaking yun. Sigurado siya na tuwang-tuwa ang lalaking yun nang mawala ng trabaho si Marian. Kaagad naman siyang umalis at umuwi nang makita niyang wala na doon ang lalaki. Sa kabilang banda naman ay inis na nagmamaneho si Kyle habang kinakausap siya na girlfriend niya. Why did you behave like that, Kyle? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Isang inosenteng babae ang nawala ng trabaho ng dahil sa ginawa mo. Inis na saad ni Celine sa boyfriend niya. Why are you siding with that girl? Kasalanan niya yun dahil maliba siya. Saad ni Kyle sa girlfriend niya bago niya ipinark ang kotse niya sa tapat ng mansyon nila. Stop arguing me at pauwi na sila ma'am ngayon. Ipapakilala kita sa kanila mamaya o bukas. Saad ni Kyle bago sila lumabas sa may kotse. Ngayon lang sila umuwi dito dahil sa hotel sila na natili kahapon. Good evening po, Sir Kyle. Pagbati sa kanya ng mga maid habang papasok siya sa loob. Nasaan si Gabriel? Napatulog niya na ba? Pagtutukoy ni Kyle sa bunso niyang kapatid na 4 na buwan pa lamang. Ayaw sana itong iwanan ng ina ni Kyle, pero may kailangang asikasuhin ang mga magulang ni Kyle, kaya ang mga maid muna ang nag-aalaga doon sa sanggol. Nasa kwarto po siya kasama ang babysitter niya na si Jasmine, saad ng isa sa mga katulong. Kagad namang nagtungo sa kwarto si Kyle upang tignan ang kapatid niya. Laking gulat niya nang makita niyang walang tao doon. Wala si Gabriel pati na rin ang babysitter nito na si Jasmine. Hinala niya lang ito pero mukhang itinakas ni Jasmine ang kapatid niya. Bukas ang bintana at mukhang doon dumaan si Jasmine para itakas si Gabriel. Kagad siyang nataranta at sumigaw ng dahil sa nakita niya. Ano nangyari, babe? Kinakabahang saad ni Celine nang makita niyang umiiyak si Kyle. Si Gabriel! Nawawala si Gabriel! Kinakabahang ani ni Kyle, at dahil hindi niya alam ang gagawin niya, ay tinawagan niya ang kanilang mga magulang na kasalukuyang nakasakay sa kotse. Mom, Gabriel is missing. Pag-uwi ko sa bahay ngayon, hindi ko na siya makita.
pagpapaliwanag ni Kyle sa mga magulang niya. Halos atakihin naman ang ina niya dahil sa ibinalita sa kanya ni Kyle. Paanong nawawala si Kyle? Nasaan si Gabriel? Nasaan yung babysitter niya? Sunod-sunod na tanong ng ina niya habang lumuluha na ito. Nang dahil sa balitang iyon ay hindi na mapakali ang ama ni Kyle at hindi nito napansin ang sasakyan na kasalubong nila dahilan para mabangga sila. Narinig ni Kyle ang pagbangga dahilan para mas lalo siyang maiyak. Noong araw na iyon, nawala ang kapatid at mga magulang niya. Makalipas ang halos 5 taon ay lumaki na ang batang napulot ni Marian. Sa kasamaang palad nga lang ay nagkasakit si Marian noong 2 taong gulang pa lang ito at namatay. Kaya naman si Marian na ang nagtaguyod at nag-alaga kay Gab. Nagkaroon naman kaagad ng trabaho si Marian bilang waitress sa isang bar. Medyo malaki ang kinikita niya doon kumpara sa may restaurant. Dahil sa madaming gawain pero hindi na siya nagreklamo dahil kailangan niya ng pera. Bukod doon ay naglalako naman ng kakanin si Marian tuwing umaga habang kasama niya si Gab. Sa gabi naman ay iniiwan ni Marian si Gab sa tita niya na kapitbahay lang niya. Nawalan man ng ina pero patuloy niya pa rin inaalagaan si Gab. Simula nung mamatay ang mama ni Marian ay siya na ang nagpakananay kay Gab. Napamahal na siya sa batang iyon at itinuring niya itong anak. Mama na ang tawag ni Gab kay Marian. Hindi pa napasok si Gab sa school dahil wala pang masyadong ipon si Marian. Nangako naman siya na pag-aaralin niya si Gab once na makaipon na siya. Masaya naman siya sa buhay niya habang kasama si Gab. Kasalukuyang nag-aayos ng gamit si Marian dahil papasok na siya sa trabaho nang lumapit sa kanya si Gab. Mama, pwede po ba ako mag-request sa'yo? Tanong ni Gab bago lumuhod si Marian para pantayan siya. Oo naman anak, ano bang request mo sa akin? Tanong niya bago ginulo ang buhok ni Gab. Mama, kasi po. Aniya pero tumigil siya sa pagsasalita. Nagdadalawang isip si Gab kung itutuloy niya pa ba yung sasabihin niya. Kasi ano anak? Tanong muli ni Marian. Mama, pwede mo po ba ako ibili nung Lego na binubuo? Nakita ko po yung kasing may ganun sila jik-jik at gusto ko rin po. Pinapahiram naman po nila ako pero nakakaya naman po kung palagi. Aniya, dahilan para mapaisip si Marian. Nakita niya nga ang laruan na yun pero may pagkamahal kasi ito. Gusto niya namang maging masaya si Gab kaya nagdesisyon siya na mag-ipon. Sige anak, pero baka matagalan ha. Kailangan mo na kasing mag-ipunan ni mama yung Lego dahil medyo mahal yun eh. Pero huwag kang mag-alala dahil sigurado akong mabibili mo yun. Nakangiting saad ni Marian bago niya hinalikan sa noo si Gab. Yay! Thank you po mama! Masayang saad ni Gab. Maya-maya lang ay inihatid na ni Marian si Gab sa kapitbahay nila. Pasensya na po Tita Helen kung palagi kong iniiwan dito si Gab. Saad ni Marian. Ano ka ba Marian? Okay lang yun. Tsaka masaya yung mga bata kapag kalaro nila si Gab. Saad ni Helen bago niya inabutan ng echo bag si Marian dahilan para magtaka ito. Ano po to? Tanong ni Marian. Nagawa kasi ako ng egg sandwich at pineapple juice kanina. Kainin mo mamaya yan at baka magutom ka. Bibigyan ko rin si Gab mamaya kapag nagutom yung mga bata. Napangiti na lang si Marian sa sobrang saya. Napakabait kasi ng tita niya kaya naman panatag ang loob niyang ligtas si Gab sa kanya. Kagad namang tinanggap ni Marian ito, pumasok na siya sa trabaho. Simula nung natanggal siya sa trabaho noon ay hindi na niya hinahayaan na madistract ang sarili niya dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Alas 11 na ng gabi at parami ng parami ang dumatating na customer sa bar. Habang nagsaserve siya ng mga alak ay may nakita siyang naghahalikan dahilan para mapabuntong hininga at kaagad niya itong nilapitan at peking ngumiti. Good day po ma'am and sir. If ever man po na gusto niyong ituloy ang mainit na paghahalikan ninyo, ay maaari niyo pong rentahan ang isa sa mga kwarto ng bar na to. Interesado po ba kayo? Tanong niya. Napatigil namang yung dalawa sa paghahalikan na tumingin sa isa't isa. Huwag na kayo maghalikan dyan at kumuha na kayo ng kwarto. Saad ni Marian bago siya napairap. Sige miss, we'll take one room. Saad niya kaya naman tinignan kung anong kwarto pa ang available. Ilang oras po sir? Tanong ni Marian nang makita niyang may isang kwarto pang bakante. 6 hours honey pie para siguradong ma-enjoy mo ang gabi natin.
saad ng babae at sumang-ayon naman yung lalaki. Dinala sila ni Marian sa kwarto kung saan nila gagawin ang kababalaghan. Bale, want to po sir dahil yung 200 pesos every hour. Aniya at kaagad namang nagbayad yung lalaki. Pasok na po kayo sir. Timer starts now. Saad niya at pumasok na yung dalawa sa kwarto at nagsimula nang gumawa ng lagim. Kaagad naman siyang bumalik sa may kusina para mag-deliver pa ng mga pagkain sa mga table. Marian, may kararating lang. Bigyan mo sila ng menu. Saad ni Shane, isa sa mga katrabaho ni Marian. Kaagad namang kumuha ng menu si Marian at nagtungo siya sa may lamesa ng mga taong yun para iabot yung menu. Good evening po mga sir. Welcome to Chichi's Resto Bar. Saad niya bago niya inabot yung menu sa kanila. Ikaw bro, anong order mo? Tanong nung lalaki na sa isa nilang kasama. Kaagad namang tumingin si Marian sa lalaking iyon para kunin ang order ngunit napako siya sa kinatatayuan niya nang makita niya kung sino ang lalaking iyon. Siya na naman? Bakit siya nandito? Inis na saad ni Marian sa isip niya. Pinilit pa rin ngumiti ni Marian kahit gustong gusto na niyang irapan ang lalaking iyon. Ano pong order niyo sir? Nauutal na tanong ni Marian. Habang nagpapanggap na hindi niya kilala yung lalaki. Nachos and merdicho. Pagtutukoy niya sa isa sa mga matatapang na alak. Kaagad namang umalis si Marian nang makuha niya ang order na iyon. At nagtungo sa may back kitchen. Mabuti na lang at nakaalis na ako. Mukhang hindi niya na ako natatandaan pero ako tandang-tanda ko siya. Hindi ko siya mapapatawad ng dahil sa ginawa niya sa akin noon. Grabe ang hirap na dinanas ko na makahanap lang ulit ng bagong trabaho. Saad ni Marian sa isip niya. Nagsimula na ulit siyang mag-serve ng mga pagkain. Habang nagsaserve siya, ay nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya dahilan para mailang siya. Nang mapatingin naman siya kung sino yon ay nagulat siya nang makita yung si Kyle nga yun. Anong tinitingin-tingin ng lalaking yun sa akin? Nag-iisip na naman ba siya kung papaano niya sisirain ang trabaho ko? Kainis talaga ang lalaking yun. Saad ni Marian sa isip niya bago niya ipinagpatuloy ang pagsaserve ng pagkain. Pagkabalik naman niya sa kusina ay bigla siyang inutusan ng manager nila. Dali mo to sa table 17, Marian. Utos ng manager nila dahilan para mabigla si Marian. Table 17? Yun yung table kung nasaan yung mukong na yun. Napamuntong hininga na lang siya dahil wala naman siyang magagawa kung hindi sumunod. Pilit siyang ngumiti bago niya isinerve sa mga lalaki yung mga pagkain. This time, nag-ingat siya para hindi siya makagawa ng mali. Here's your merdicho and nachos, sir. Ani ni Marian bago niya dahan-dahang inilagay sa tapat ni Kyle ang order nito. Parang gusto ko rin pala ng pizza. Meron namang ganun dito, di ba? Tanong ni Kyle dahilan para mainis si Marian. Malamang, merong pizza dito. Resto bar kaya to? Bulong ni Marian. Ano? May sinasabi ka? Taas kilay na tanong ni Kyle dahilan para peking mapangiti si Marian. Wala po sir, ang sabi ko po ay meron pong pizza dito. Ano po bang flavor ang gusto mo? Tanong ni Marian pabalik kay Kyle. Overload pizza ang gusto ko. Buong pizza ang gusto ko ah. Baka kasi mamaya one slice lang ibigay mo sa akin. Saad ni Kyle na parabang may pinaparating siya. Nakakainis talaga tong lalaking to. Sira ulo, parang sinasabi niya na tanga ko ah. Inis na saad ni Marian sa sarili niya bago niya sinagot si Kyle. Hindi niyo na po kailangang mag-alala para dyan sir. Kasi once na malaman ko po yung order mo ay itatanong ko po ba kung ilang slice o buo yung uorderin mo. Saad ni Marian bago niya peking initian si Kyle. Sige po, mauna na po ako. Ani ni Marian bago niya iniwan sila doon. Kahit kailan talaga, pangbuisit yung lalaking yun. Gustong gusto ko na siyang sapakin, sobrang inis. Inis na saad ni Marian sa sarili niya bago siya huminga ng malalim at ibinigay niya doon sa mga nagluluto yung order ni Kyle. Nang matapos ang pagluluto ay kaagad na niyang sinerve kay Kyle at umalis. Nang matapos na si Marian ay nagpahinga muna siya sandali doon sa may counter kung nasaan ang iba pa niyang mga katrabaho. Kanina pa tingin ng tingin sa akin yung lalaking yung naka-gray. Saad ni Shane dahilan para makuha niya ang atensyon ni Marian. Sino dyan? Raresbakan ko na ba? Saad niya dahilan para matawa sila Shane. Hindi no. Tsaka based sa tingin niya sa akin ngayon, feeling ko madidiligan ulit ako. Kinikilig na saad ni Shane dahilan para magtawanan sila. Si Marian lang ang hindi natawa dahil hindi appropriate para sa kanya yon. Ikaw Marian, kailan ko ulit madidiligan?
Tanong ni Leia, isa sa mga katrabaho niya. Hindi pa ako nadidiligan. Nergin pa ako. Saad ni Marian dahilan para magulat. Seryoso ba yan? 23 years old ka na, virgin ka pa rin. Sunod-sunod na tanong ni Shane habang hindi sila makapaniwala. Wala naman ako nakikitang mali dun. Tsaka, required bang madiligan na kagad ng maaga? Tanong niya dahilan para mapangiwi sila Shane. Hindi naman pero napag-iiwanan ka na girl. Saad ni Leia dahilan para mapairap si Marian at bumalik na lang siya sa trabaho. Habang naglalakad siya, ay bigla siyang sinalubong ni Neil, isa sa mga katrabaho niya rin. Para sa'yo daw, Marian. Galing din sa lalaking naka-blue polo. Saad ni Neil dahilan para mabigla si Marian. Ito kasi ang unang beses na may magbigay sa kanya ng cocktail. Nagdadalawang isip siya nung una kung tatanggapin niya ba ito o hindi. Huwag ka mag-alala dahil malinis yan. Ibibigay ko na sana sa kanila yan pero bigla nilang sinabi na para sa'yo yan. Tandaan mo, bawal tumanggi. Pangungumbinsin ni Neil kaya naman tinanggap na ito ni Marian. Pasabi salamat. Saad niya kay Neil bago ito nagpunta doon sa mga lalaki. Makalipas ang ilang oras ay patuloy ang pagtatrabaho ni Marian. Maayos siyang nakakapag-serve at may mga customer na umalis na. Habang naglalakad siya ay bigla siyang nakaramdam ng pag-ihi kaya naman kaagad siyang nagtungo sa banyo. Nang matapos siyang umihi ay lumabas siya at nagulat siya nang makita niyang nandoon yung lalaki nagbigay sa kanya ng cocktail. Hey miss, natatandaan mo ba ako? Tanong nito habang nakangisi. Mo naman po sir, kayo po yung nagbigay sa akin ng cocktail kanina. Thank you nga po pala. Saad ni Marian bago niya peking initian ang lalaki. Medyo naiilang siya dahil parang kakaiba yung ngisi ng lalaki. I'm Jeremiah. Ikaw, ano pangalan mo? Tanong ni Jeremiah bago niya inilahad yung kamay niya kay Marian. Marian po sir. Aniya, bago siya nakipagkamay. Nabigla naman siya nang mahigpit siyang hinawakan ni Jeremiah dahilan para kabahan siya. Napasigaw na lang siya nang itulak siya nito sa may isang cubicle at tinakpan niya ang bibig ni Marian. Sa mga oras na yun ay pinipilit niyang sumigaw para humingi ng tulong. Naku, bakit ba nangyayari sa akin to? Dapat pala hindi ko na tinanggap yung cocktail na inalok sa akin ng lalaking to kanina. Tulungan niyo ako. Nagmamakaawang saan niya habang nagpupumigla siya. Naging mabilis ang pangyayari at nabigla na lang siya nang may sumuntok kay Jeremiah dahilan para matumba ito. Kyle? Anong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Marian habang nasa likod siya ni Kyle. What the hell are you doing, Jeremiah? Siraulo ka ba? Galit na sigaw ni Kyle. Wala ka ng pakialam, Kyle. Tsaka, bakit ka ba nakikialam ka, ha? Inis na saad ni Jeremiah dahil nagpupunas ito ng dugo sa lumabas sa ilong niya. Bakit ako nakikialam? Ikaw, bakit ka pa ng bababae? Girlfriend mo na si Silid, di ba? Inis na saad ni Kyle kay Jeremiah. Doon na pagtanto ni Marian na magkakilala yung dalawa. Wala ka ng pakialam dun. Huwag mo sabihin na type mo yung babae kaya pinipigilan mo ko sa bala kong gawin. Saad ni Jeremiah bago siya tumayo at akmang susuntukin na niya si Kyle nang pinigilan sila ni Marian at pinalabas sa banyo. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Kyle kay Marian habang hindi naman ito makapaniwala ng dahil sa mga nangyari. Anong nangyari? Bakit ako tinulungan ng lalaking yun? Siya ang naging dahilan kung bakit ako nawala ng trabaho. Saad ni Marian sa isip niya habang hindi niya alam kung ano ang isasagot niya kay Kyle. Ayos lang po ako. Salamat. Pagpapasalamat niya bago siya umalis doon at naglakad papalabas. Hindi alam ni Marian kung ano ang iisipin niya kaya naman bumalik na lang siya sa trabaho. Nakahinga naman siya ng maluwag nang hindi na bumalik sila Kyle doon at mukhang umalis na sila. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin nawawala sa isip ni Marian ang ginawang pagligtas sa kanya ni Kyle. Hindi niya alam kung bakit pero hindi na mawala sa isipan niya si Kyle. Isinawalang bahala niya na lang yun dahil akala niya ay lilipas rin yun. Kasalukuyan siya nagbibihis ngayon dahil may pasok siya ng umaga sa trabaho ngayon habang sa gabi naman ay wala. Ayaw niya sanang pumasok ng umaga dahil masanay siya ng gabi kaso may bonus raw kaya naman tinanggap niya ito para may maihulog siya sa alkansya niya. Ngayon na kasi ang kaarawan ni Gab. Ang araw kung kailan nila natagpuan ang sanggol sa may basurahan. Kaunti na lang ang kulang sa pambili ng laruan ni Gab kaya naman go na go si Marian sa trabahong ito. Sigurado ka bang dito ka lang sa bahay, Gab?
Ayaw mo bang pumunta kila Tita Helen? Nandun yung mga kalaro mo. Saan ni Marian kay Gab pero umiling lang ito. Okay lang po ako dito. Saka may sakit po si Marky. Pagtutukoy ni Marian sa isa sa mga anak ni Helen. Nag-aalala siya dahil baka mapahamak si Gab kapag mag-isa lang ito sa bahay. Okay lang po ako, Mama. Mag-stay na lang po ako dito sa bahay din. Matutulog ako mamaya. Aniya, kaya naman napabuntong hininga na lang si Marian. Sigurado ka ba? Pero kung yan ang gusto mo ay hahayaan kita. Basta kapag gutom ka, punta ka kay Tita Helen at doon ka kumain. Nag-iwan ako sa kanya ng pambili ng pagkain mo. Mag-iingat ka dito anak ha. I love you. Ani Marian bago niya hinalikan sa noo si Gab at ngumiti naman ito. Opo, Mama. Sige po, pasok na po kayo sa work mo po. Magiging behave po ko dito basta umuwi ka po later para po mag-celebrate natin yung birthday ko. Nakangiting sa ni Gab bago niya hinalikan sa pisngi si Marian. Yung mga paalala ni Mama huwag mong kakalimutan. Paalala ni Marian at tumango naman si Gab bago tuluyang umalis si Marian. Ay kaagad namang tumayo si Gab at lumabas siya ng bahay. Isinarado niya ang pinto at nagtungo siya kay Aling Pia, ang may tanim ng sampagita. Magandang umaga po, Aling Pia! Nakangiting bati ni Gab kay Pia nang makarating si Gab sa bakuran nito. Magandang umaga rin sa'yo, Gab. Sigurado ka pa talagang gusto mo magbenta ng sampagita? Tanong ni Pia. Oo naman po, Aling Pia. Anaya, kaya wala nang nagawa si Pia dahil desidido si Gab. Sa kabilang banda naman ay umiiyak, nag-iinom at nagdadalamhati si Kyle. Ngayon na ang ikalimang taon nang mamatay ang mga magulang niya. Ngayon din ang ikalimang taon simula nang mawala ang bunso niyang kapatid. Sobra ang sakit at lungkot na nararamdaman niya dahil wala na siyang pamilya. Kumbensido pa siya na kasalanan niya kung bakit namatay ang mga magulang niya. Kung hindi ko sana iniwan si Gab nung araw na yon, sana kakasama ko pa siya hanggang ngayon. At sana buhay pa rin kayo. Lumuluhang saad ni Kyle habang umiinom siya ng alak. Alas 8 na ng umaga ngayon at kanina pa siya nandito sa may puntod ng mga magulang niya simula alas 12 ng madaling araw. Ma'am, Dad, Gab, gustong gusto ko na kayo makasama. Humahagulgol na aniya bago siya kumuha ng kutsilyo sa may bag niya. Akmang hihiwain na sana niya ang pulsuhan niya nang may biglang magsalita mula sa may likuran niya. Kuya, bili na po kayo ng sampagita. Nauutal na saad ng isang bata na ngayon niya lang nakita. Kaagad na binitawan ni Kyle ang hawak niyang kutsilyo at itinago niya iyon. Bakit nasa lugar ka na to? Tanong ni Kyle sa bata bago ito umupo sa tabi niya. Huwag niyo po ituloy ang gagawin niyo po kuya. Bad po yun. Saad ni Gab bago siya tumingin kay Kyle habang hindi ito makapaniwala ng dahil sa sinabi ng bata. Nabigla siya. Dahil paano nalaman ng bata na balak niya ng mamahinga? Nagsisimula na silang mag-usap at sa hindi inaasahan ni Kyle ay nag-enjoy siya. Nakahanap siya ng taong mapagkukwentuhan niya. Puko doon ay habang pinagmamasdan niya yung bata ay nahahawik ito sa ama nila ng kapatid niya. Umabot ng ilang oras ang pagkukwentuhan nilang dalawa at inabot na sila ng tanghali doon. Kagad naman silang umalis sa may sementeryo at nagpunta sa palengke. So, sino nag-aalaga sa'yo ngayon? Tanong ni Kyle habang naglalakad sila ni Gab. Si mama ko po. Alam mo po ba, sobrang bait ng mama ko. Palagi po siyang nagtatrabaho araw-araw para po may makain kami. Sobrang proud po ako kay mama. At kahit hindi po kami mayaman, ay palagi niya pong pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Pagmamalaki ni Gab habang kinikwento niya si Marian. Nasaan ang papa mo? Tanong naman ni Kyle bago sila tumigil sa isang fast food restaurant. Wala po ko nun. Si mama lang pong meron ako. Pagpapaliwanag naman ni Gab at nabigla siya nang pumasok sila sa isang restaurant. Bakit po tayo nandito? Mahal po dito kuya. Doon na lang po tayo sa karinderiya. Saad ni Gab pero pinigilan siya ni Kyle. Don't worry kid. Ako ang magbabayad. Basta kwentuhan mo lang ako ng kwentuhan ng tungkol sa mama mo. Saad ni Kyle bago sila naupo sa isang lamesa. Hindi alam ni Kyle kung bakit pero nag-e-enjoy siyang makinig sa kwento ng batang iyon lalo na kung topic nila ay tungkol sa ina nito. Nang matapos na silang kumain ay nag-ikot-ikot sila at pumunta sa parke habang nagkukwentuhan.
Kung kanina malungkot si Kyle, ngayon ay napapatawa na siya ni Gab ng dahil sa mga kwento nito. Natutuwa si Kyle dahil napag-aan ng batang yon ang loob niya. Hindi niya alam pero parang may kakaiba siyang nararamdaman kapag kasama at kausap niya yung bata. Para bang matagal na silang magkakilala? Hindi na nila napansin ang oras at hapon na pala. Ang bawat pag-uusap nila ay hindi makakalimutan ni Kyle. Kuya, uuwi na po ko. Sigurado po akong pauwi na ang mama ko at magagalit po siya kapag wala pa ako sa bahay ng hapon. Pagpapaalam ni Gab pero pinigilan siya ni Kyle. Sandali, bibilhin ko na yung mga sampagita mo. Magkano ba yan? Tanong ni Kyle bago lumapit sa kanya si Gab. Sige po, ilang sampagita po ang bibilhin mo? 10 pesos po isa. Saan niya bago kumuha ng wallet si Kyle? Magkano ba kapag lahat? Para diretso uwi ka na. Saan ni Kyle bago binuksan yung wallet at napangiwi naman ito dahil puro 1,000 ang pera nito. Bale, 200 pesos po. 20 piraso po siya lahat. Sagot naman ni Gab bago niya inabot kay Kyle yung sampagita. Sige, bilhin ko na. Sa'yo ng sukli at mag-iingat ka sa pag-uwi. Nakangiting saan ni Kyle bago niya inabot kay Gab ang 1,000. Nagpasalamat naman kaagad sa kanya ang bata at nagmamadali na itong umalis. Habang nakatitig siya sa dinadaanan ng bata, ay sa kanya lang naalala na hindi niya pala naitanong ang pangalan ng bata. Sana magkita ulit kami. Nakangiting saad ni Kyle bago siya naglakad papunta sa may kotse niya at umalis na sa lugar na iyon. Nang nakauwi naman si Gab ay wala pa doon si Marian kaya napanatag ang loob niya. Maya-maya lang ay dumating na si Marian at may dala itong cake at yung laruan na hinihiling ni Gab. Sobrang saya niya ngayong kaarawan niya nang dahil dito ay nagpapasalamat siya kay Marian. Ang hiling ko po, sana maging healthy po kami palagi ni Mama. At sana rin po, magkaroon na ng boyfriend si Mama. Paghiling ni Gab sa may kandila dahilan para masamid si Marian sa iniinom niyang tubig bago hinipa ni Gab ang kandila. Anong klaseng hiling yun sana magka-boyfriend anak? Saka, saan mo naman nalaman yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Marian kay Gab. Narinig ko po yan kila Aling Marites. Sabi po nila 23 years old ka na raw po, walang ka pa raw pong jowa. Kaya hinihiling ko po para magkaroon ka na. Saad ni Gab bago si Marian ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Gab. Kung ano-ano ang sinasabi ng mga chismosa na yun? Kung ano-ano tuloy nalalaman ni Gab. Inis na saad ni Marian sa isip niya bago bumuntong hininga at hinalikan niya sa noo si Gab. Happy birthday anak. Sana naging masaya ka ngayong araw na to. Saad ni Marian bago niya niyakap si Gab. Pasensya na kung hindi kita maipaghanda katulad ng ibang mga bata. Ito lang ang kaya ni Mama. Saad ni Marian habang hindi niya mapigilang maging emosyonal. Okay lang po Mama. Basta kasama ko po kayo ay masaya na ako. Saad naman ni Gab bago niya niyakap pabalik si Marian. Heto nga po pala Mama, para sa iyo yan. Saad ni Gab bago niya inabot kay Marian ang pera. Saan mo nakuha to anak? Tanong ni Marian. Nagtinda po kanina ng sampagita at may isang lalaki po na pumakyaw ng paninda ko at ibinigay niya na po ito sa akin. Bakit ka nagtinda anak? Pwede ka naman magsabi kay Mama kapag may gusto ka. Nag-aalala lang saan ni Marian pero umiling-iling lang si Gab. Okay lang po yan Mama. Tsaka nag-enjoy naman po ako sa pagtitinda. Tara, kumain na po tayo. Pag-aaya niya at sumunod naman kaagad si Marian. Nagsimula na rin silang kumain at magsaya. Simula ng araw na yon ay palagi na rin umaga ang shift ni Marian. Dahil doon ay palaging nagtitinda si Gab ng sampagita at palagi rin silang nagkikita ni Kyle sa may sementeryo. Katulad ng dati ay pinapakyaw palagi ni Kyle yung paninda ni Gab. Maayos naman hanggang sa isang araw ay may hindi inaasahang pangyayari. Papasok na roon si Marian habang nilalagnat siya. Ayaw niya sanang pumasok pero sayang ang sahod kaya pinilit niya ang sarili na maligo at magbihis. Maglalakad na sana siya nang biglang nahimatay si Marian dahilan para mataranta si Gab. Kagad siyang tumakbo papalabas para humingi ng tulong pero saraduhan pa ang mga bahay dahil sobrang aga pa. Kaagad siyang tumakbo papunta sa may sementeryo upang humingi ng tulong kay Kyle. Sigurado si Gab na nandoon si Kyle at tama ang hinala niya. Kuya! Tulungan niyo po ako! Sigaw ni Gab kaya nagmamadali silang bumalik sa bahay nila Gab.
Hindi ito kalayuan sa may sementeryo kaya madali silang nakarating doon at laking gulat ni Kyle nang makita niya kung sino ang mama na tinutukoy ni Gab. Yung babae sa restaurant? Sa bar? Gulat na saad niya sa isip niya. Bago niya ito binuhat at isinakay sa kotse niya na nakaparke sa hindi kalayuan. Sumakay na sila ni Gab doon at nagsimula ng magmaneho si Kyle papunta sa may ospital. Dahil sa kaba at sakit ay nagsimula nang umiyak si Gab dahil nag-aalala siya kay Marian. Magiging okay lang po ba si Mama? Tanong ni Gab kay Kyle. Oo naman Gab, huwag kang mag-alala, ililigtas natin ang mama mo. Pagpapakalma niya kay Gab bago sila tuluyang nakarating sa may ospital. Palakad-lakad siya habang hinihintay nila ang yung doktor na dumating. Halos kalahating oras rin ang nakalipas bago ito lumabas at lumapit sa kanila ni Gab. Kumusta na si Marian? Agad na tanong ni Kyle sa doktor. Kayo po ba ang asawa ni Marian? Ayos naman na po siya, pero nasobrahan na siya sa pagtatrabaho. Minsan ay hindi siya kumakain dahilan para manghina ang katawan niya. Nangyari ito dahil sa sobra ng pang-aabuso ng katawan niya sa pagtatrabaho. Tapos at the same time ay palagi pa siyang walang kain. Saad ng doktor dahilan para malungkot si Gab. Kaya po pala laging tulog kaagad si Mama pag uwi niya. Malungkot na saad ni Gab, kaya naman lumuhod si Kyle upang pakalmahin ito. Magiging okay lang ang mama mo Gab. Pagpapakalma ni Kyle kay Gab bago ito humarap sa doktor. Kailangan niya rin munang tumigil sa pagtatrabaho sa loob ng 2 buwan para mabawi niya ang lakas niya. Make sure na palagi po siyang kumakain ng masusustansyang pagkain at magkaroon ng sapat na tulog. Pwede niyo na po siyang puntahan sa kwarto niya. Saad niya? Kaya naman kaagad na pumunta sina Kyle at Gab sa kwarto kung saan nagpapahinga si Marian. Napanatag naman ang loob ni Kyle at naupo sila sa may upuan malapit sa higaan ng kama ni Marian. Ilang araw ang nakalipas ay palaging binibisita ni Kyle si Marian. Palagi niyang dinadalhan ng prutas at mga pagkain. Medyo naiilang ng una si Marian tuwing pumupunta doon si Kyle. Nakakapag-usap sila minsan pero ni isa sa kanila ay walang nagbabanggit ng tungkol sa dati nilang interaksyon. Simula pati ng maospital si Marian ay inuwi muna ni Kyle si Gab sa bahay nito at inilagaan niya ito ng mabuti. Ngayon na ang araw na lalabas si Marian sa ospital. Habang nag-aayos ng damit si Marian ay pumasok si Kyle at Gab upang sunduin siya. Mama! Saad ni Gab bago niya niyakap si Marian at nginitian naman ito ni Kyle. Mama, kailangan niyo pong sumunod sa doktor. Bawal ka muna magtrabaho ng ilang araw dahil kailangan mo pong magpahinga. Pagpapaala ni Gab? Kay Marian. Tama si Gab, magpahinga ka muna. Saad ni Gail? Bago tumayo si Marian at Gab. Maraming salamat. Pagpapasalamat ni Marian kay Kyle. It's okay, nag-enjoy naman ako sa mga oras na kasama ko ang anak mo. Nakangiting saad ni Kyle. Kaagad naman silang lumabas sa may ospital at dumiretso kaagad sa bahay nila Marian. Ang gwapo naman ng kasama ni Marian. Boyfriend niyo ba yun? Tanong ng isa sa mga chismosa habang pinagtitinginan nila si Marian. Wag mo na lang sila pansinin. Ganyan lang talaga sila. Lahat na lang ginagawa ng issue. Saad ni Marian kay Kyle. Okay lang din naman sa akin. Saka mali mo diba? Tanong ni Kyle na para bang may ipinapahiwatig siya. Hindi na siya nakasagot at pumasok na sila sa loob ng bahay. Medyo inaantok na si Marian kaya napagpasyahan niya nang dumiretso sa kwarto niya. Is it okay if I stay here a little bit more? Tanong ni Kyle. Mukha namang gusto rin ni Gab na manatili pa si Kyle sa bahay nila kaya pumayag na lang siya. Kaagad siyang humiga sa kama niya at nahiga na. Hindi niya na namalayan na nakatulog na siya. Nagising si Marian nang maramdaman niyang may dumampi. Nabasang tuwalya sa kanya. Nang ibulat niya ang kanyang mata ay nabigla siya nang makita niya si Kyle. Sorry, hindi ko sinasadyang gisingin ka. Paghingi niya ng paumanhin bago umupo si Marian. Ba't nandito ka sa kwarto ko? Tsaka anong oras na? Tanong ni Marian. Alas 9 lang ng gabi. Tsaka gusto lang kitang punasan para maging maaliwalas ang pakiramdam mo. Saad niya bago umupo sa may tabi ng dalaga. Bakit mo ginagawa to? Hindi mo pa naman siguro nakakalimutan ang nangyari 5 years ago? Tanong ni Marian dahilan para mapabuntong hininga si Kyle. Hindi ko naman nakakalimutan yun Marian. Pero wala na akong pakialam sa nakaraan. Alam kong hindi naging maganda ang unang interaksyon natin. Pero gusto kong maging maayos tayo. Saad niya bago niya tinignan si Marian sa mata.
Sa mga oras na yon ay biglang tumibok ang puso ni Marian. Hindi niya alam kung bakit pero sa bawat segundo ng pagtitingay na nila ni Kyle. Simula nung gabing iyon ay hindi mawala sa isip ni Marian ang pagtitingay na nila ni Kyle. Palaging pumupunta si Kyle sa bahay nila at ipinagluluto niya si Marian at Gab ng pagkain. Kulang na nga lang ay doon na tumira si Kyle dahil palagi siyang nandoon at kung minsan pa ay doon na siya natutulog. Sa tuwing nakikita ni Marian si Kyle ay bigla na lang kumakabog ang dibdib niya at namumula ang pisngi niya. Hindi maintindihan ni Marian ang nararamdaman niya. Ayaw niya ring aminin sa sarili niya na gusto niya si Kyle. Gusto niyang pigilan ang nararamdaman niya pero ang puso niya ang hindi sumasang-ayon sa kanya. Napansin din ni Maria na palaging nasa resto bar si Kyle kung saan siya nagtatrabaho. Pinagsabihan na niya ito nung una pero hindi nakikinig sa kanya. Patuloy pa rin itong pumupunta doon habang nakadisga sa pag-aakalang hindi siya mamumukaan ni Marian. Bakit nandito ka na naman? Akala mo hindi kita mamumukaan dyan sa suot mo? Taas kilay na tanong ni Marian kay Kyle dahilan para mapanguso ito. Sungit naman. Bakit ba ayaw mo kong pupuntahan dito? Nakangusong saad ni Kyle kay Marian. Nadidistra kasi ako sa trabaho kapag nakikita ko yung mukha mo. Inis na saad ni Marian bago niya inirapan si Kyle. Oh, ganun na ba kagwapo para madistra ka kapag nakikita mo ko? Natatawang saad ni Kyle. Nabigla si Kyle nang pitikin siya ni Marian sa noo. Ang kulit mo, no? Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang at itigil mo na yung pangungulit mo sa akin. Inis na saad ni Marian at akmang maglalakad na siya paalis nang hawakan ni Kyle ang kamay niya. Hindi maipaliwanag ni Kyle ang nararamdaman niya kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kay Marian. Ano? Inis na tanong ni Marian. I just wanted to make sure that you're always safe. Baka kasi mangyari ulit sa'yo yung nangyari nung nakaraan dito. Hindi ka na mapahamak. Saad ni Kyle dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Marian. Bakit siya nag-aalala sa akin? At bakit ganito ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko siya? Hindi kaya nagkakagusto na ako sa kanya? Tanong ni Marian sa sarili niya. Marian, okay ka lang ba? Tanong ni Kyle nang mapansin niyang natulala si Marian. Hindi, imposible yun. Saad ni Marian dahilan para magtaka si Kyle. Ha? Anong imposible? Teka, okay ka lang ba? Muling tanong ni Kyle bago niya hinawakan ang noo ni Marian upang tingnan kung mainit ba ito. Manahimik ka na lang kung ayaw mo umalis. Pwede wag. Basta wag mo akong istorbohin. Ani ni Marian bago niya iniwan doon si Kyle at nagsimula na ulit magtrabaho. Makalipas ang halos 3 linggo ay palagi pa rin ganun ang ginagawa ni Kyle. Halos araw-araw na siyang nasa bar kung saan nagtatrabaho si Marian upang siguraduhin na ligtas ito. Hindi gusto ni Marian ang ginagawa ni Kyle pero kinikilig siya at the same time kapag nandoon si Kyle. Kasalukuyang nakahiga si Marian sa tabi ni Gab habang natutulog ito sa sarili niyang kwarto. Umaga ang shift niya ngayong araw kaya naman wala siyang trabaho ng gabi. Habang nakahiga siya ay biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tignan niya ito ay tumatawag sa kanya si Kyle. Kagad niya itong sinagot at nagsalita. Gabing-gabi na Kyle, anong kailangan mo? Inis na tanong ni Marian bago siya umupo. Hello? This is Marian, right? Saad ng isang hindi pamilyar na boses ng isang lalaki. Opo. Ako nga po yun, bakit po? Tanong ni Marian. Hello? This is Morgan, one of Kyle's friend. Pwede favor? Tanong niya at kaagad namang pumayag si Marian. Lasing na lasing kasi si Kyle ngayon dito sa bar kung saan ka nagtatrabaho. Gusto ko sana siyang ihatid pero bigla kasing tumawag yung mama ko. Okay lang ba kung sunduin mo siya? Tanong ni Morgan. Mukhang kailangan na ng lalaki na umalis kaya naman walang nagawa si Marian kung hindi puntahan si Kyle at sunduin. Nang makarating siya sa bar ay naabutan niya itong may kausap na babae. For some reason ay biglang nakaramdam ng selo si Marian. Inis siyang lumapit sa kanila dahilan para mabigla yung babae. Kyle! Pagtawag ni Marian sa pangalan ni Kyle. Nang makita naman siya nito ay kaagad siyang niyakap at nagsumbong. Marian! Nakikita mo ba yung babaeng yan? Kanina pa siya lapit ng lapit sa akin. Please tell her to go away. Pagsusumbong ni Kyle habang nakayakap siya kay Marian. Tinaasan naman ni Marian ang kilay yung babae at padabog itong umalis. Tara na, uuwi na tayo. Saan niya bago inalalayan si Kyle na lumabas sa may bar at sumakay sila ng tricycle. Tulog na si Kyle nang makarating sila sa bahay nila Marian.
Hindi alam ni Marian kung saan nakatira si Kyle kaya naman inuwi niya muna ito sa bahay niya. Umayos ka ng lakad, Kyle! Madadapa tayong dalawa! Saan ni Marian, nang makarating sila sa bahay ay kagad niyang dinala sa kwarto niya si Kyle upang doon patulugin. Dito na lang siya matulog. Doon ako sa tabi ni Gab. Saan ni Marian, nang maihiga niya si Kyle sa kama. Umupo siya sa tabi nito at pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ng binata. Hindi naging maayos ang pagkakakilala nila noon pero iba na ang nararamdaman ni Marian ngayon. Palagi lang nagagalit-galitan si Marian kapag nakikita siya pero sa totoo lang ay masaya ito kapag nakakasama niya si Kyle. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Kyle habang nakangiti siya. Hindi ko may kakailan ang gwapo mo talaga. Sad ni Marian nang biglang magsalita si Kyle. Sino ka? Bakit mo ko hinahawakan? Lasing na tanong ni Kyle habang nakapikit pa ito. Nagsasalita ka pala ng pikit kapag lasing ka. Saka, bawal ba kitang hawakan? Tanong ni Marian kay Kyle bago niya pinisig ang ilong nito. Bawal! Yung babaeng love ko lang ang pwedeng humawak sa akin. So don't touch me. Nakangusong ani ni Kyle dahilan para malungkot si Marian. Babaeng minamahal? Ibig sabihin ba nito wala na akong pag-asa sa kanya? Tanong ni Marian sa sarili niya bago siya yumuko. Sino ba yung babaeng minamahal mo? Malungkot na tanong ni Marian. Si Marian. Siyang love ko. At siya lang ang pwedeng humawak sa akin. Tsaka alam mo ba, ang ganda-ganda niya. Wala siyang katulad. Kahit lagi niya pa akong sigawan buong buhay ko, okay lang sa akin basta mahalin niya ako. Pagkukwento ni Kyle habang nakapikit pa rin ito. Nang dahil sa sinabi niya ay tumibok ng malakas ang puso ni Marian habang namumula siya. Anong pinagsasabi niya? Mahal niya ako? Totoo ba itong mga sinasabi niya? Tanong ni Marian sa sarili niya habang kinikilig siya. Sa mga oras na yon na mahal niya rin si Kyle. Lasing naman siya ngayon, diba? Hindi niya naman siguro maaalala kapag umamin ako sa kanya ngayon, diba? Tanong niya sa sarili niya bago hinawakan ang pisngi ni Kyle at nagsalita. Paano kung sabihin kung ako si Marian at mahal rin kita? Tanong ni Marian. Uy, di nga. Tanong ni Kyle na nagpatawa kay Marian. Imbes, nasagutin ni Marian at hinalikan siya nito sa labi. Nabigla naman si Marian ang higitin siya ni Kyle dahilan para mapahiga siya at niyakap siya ni Kyle. Ikaw ah, mahal mo rin pala ako. Don't worry, mahal rin kita. Natatawang saad ni Kyle bago siya nagmulat ng mata. Hindi ka lasing? Tanong ni Marian habang namumula siya sa hiya. Nakapag-confess siya without knowing na hindi naman pala sobrang lasing yung tao. Lasing ako pero konti lang. Hindi ko inaasahang mahal mo rin pala ako. Ibig sabihin ba nito may karapatan na ako magselos? Tanong ni Kyle kay Marian. Dahil sa hiyang nararamdaman ni Marian ay hindi siya makapagsalita. By the way, ang sarap ng halik mo ah. Pwede bang isa pa? Tanong ni Kyle bago siya ngumuso na parang bata. Ang dami mong alam lalaki. Tumigil ka na nga. Saan ni Marian at akmang tatayo na siya nang pigilan siya ni Kyle. At saan ka pupunta? Taas kilay na tanong ni Kyle kay Marian. Ayoko na dito, matutulog na ako sa sala. Sad ni Marian pero mas lalong hinigpitan ni Kyle ang pagkakayakap nito sa kanya. Walang aalis. Di ba sinabi mo mahal mo ko? Kapag mahal mo ang isang tao dapat lapit kayong matulog. Pagpapalusot ni Kyle pero inirapan lang siya ni Marian. E di hindi na pala kita mahal. Aalis na ako. Ani at muling tatayo na ulit si Marian nang pigilan ulit siya ni Kyle. Bawal bawiin. Sinabi mo na eh. Wala nang bawian yun. Nakangusong ani ni Kyle. Paano kung makakatulog kung nakikita ko yung mukha mo? Grabe ah. Hindi naman ako pangit ah. Alam ko na. Tumalikod ka na lang tapos iyayakapin kita. Sa ganun, hindi mo na makikita ang mukha ko. Saan ni Kyle na parabang nagpapaawa kaya naman na pabuntong hininga na lang si Marian. Oo na, sige na. Ganito na lang pwesto natin. Patulog ka na. Saan ni Marian at nagpangiti naman kay Kyle. Nakabaon ang ulo niya sa leeg ni Marian habang nakahiga sila. Matutulog na sana si Marian nang biglang nagsalita si Kyle. Teka lang, nasaan yung goodnight kiss ko? Tanong ni Kyle kay Marian. Ang dami mo namang drama. Eto na kaya, matulog ka na. Saad ni Marian bago niya hinalikan si Kyle sa labi at ipinikit na nito ang mata niya. Hindi namang mapigilan ni Marian ang sarili niya na mapangiti ng dahil sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero
Kampante na ako ngayon na gusto niya ako. Saad niya sa sarili bago niya tuluyang ipinikit ang kaniyang mga mata at natulog na. Kinaumagahan ay maagang nagising si Kyle. Napangiti siya ng mukha ni Marian ang una niyang nakita. Habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha ng dalaga, ay may biglang nagsalita. Alam ko pong maganda ang mama ko pero may pasok pa ngayon ako sa school kaya kailangan na po natin gisingin. Bigla ang singit ni Gab dahilan para magulat si Kyle. Ayaw niya pang gisingin si Marian kaya naman tumayo na siya. Ako na magluluto ng pagkain mo pati na rin ng baon. Huwag mo munang gisingin ang mama mo. Saad ni Kyle bago tumayo at nagpunta sila ni Gab sa may kusina. Kumuha siya ng mga maaaring lutuin sa ref at ipinagluto niya si Gab. Habang kumakain si Gab ay may napansin si Kyle sa kanya. May suot kasing bracelet si Gab na para bang pamilyar kay Kyle. Para bang nakita niya na ito noon pero hindi niya maalala. Pilit na inaalala ni Kyle kung saan niya nakita yon habang naliligo na si Gab. Nang matapos itong magbihis ay kaagad na hinatid ni Kyle si Gab sa school nito. Bye-bye po Kuya Kyle! Pagpapaalam ni Gab bago niya kinawayan si Kyle at pumasok na ito sa school. Nang makapasok na si Gab ay kaagad niyang tinawagan ng isa sa mga kaibigan niya. Hello Morgan? Busy ka ba? Busy ba si Kuya Martin ngayon? Tanong ni Kyle sa kaibigan habang naglalakad siya pa uwi. Hindi naman bro, may kailangan ka ba? Tanong ni Morgan. Oo, may kailangan ako malaman. Isasend ko na lang mga detalye kanina. May kailangan muna akong kumpirmahin kay Marian. Saan niya bago pinatay ang tawag at bumalik na siya sa bahay nila Marian. Nang makabalik siya ay naabutan na niyang nagkakape si Marian at mukhang kakagising lang nito. Good morning. Malambing na bati ni Kyle nang makita niya si Marian. Good morning rin. Pumasok na ba sa school si Gab? Tanong ni Marian bago yumakap si Kyle sa kanya. Opo, hinatid ko na siya kanina. By the way Marian, may tanong ako. Saad ni Kyle bago siya umupo sa tapat ni Marian. Anak mo ba talaga si Gab? Tanong ni Kyle. Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong pabalik ni Marian. Like, yung tunay na anak. Ikaw ba ang nagduwal kay Gab? Tsaka, sinong asawa mo na ama ni Gab? Sunod-sunod na tanong ni Kyle kay Marian. Hindi ako ang tunay niyang ina. Napulot lang siya ng nanay ko noon sa may basurahan at dahil naawa siya ay kinuha siya. Tsaka, anong asawa? Uy, wala pang gumagalaw sa akin, no? Pagkukwento ni Marian sa kanya. Pero hindi man ako ang tunay na ina ni Gab. Minahal ko siya na parang anak na. Siyang naging lakas ko para mamuhay kahit wala na ang nanay ko. Siyang dahilan kung bakit ako masaya kahit marami na akong problema. Nakangiting saad ni Marian habang nakatingin siya sa picture ni Gab. Ganun ba? Kaya pala hindi kayo magkamukha ni Gab. Saad ni Kyle. Napahinga naman si Kyle ng maluwag ng masaya dahil walang kinalaman si Marian sa pagkawala ng kapatid niya. Nag-text siya kay Morgan na confirm na hindi si Marian ang tunay na ina ni Gab at ituloy ang investigasyon. Pero kung halimbawa mang tunay na anak ko si Gab, mamahalin mo pa rin ba ako kahit may anak na ako? Seryosang tanong ni Marian kay Kyle. Bumuntong hininga naman si Kyle bago niya hinawakan ang kamay ni Marian. Oo naman, kahit lima pa ang anak mo, mamahalin pa rin kita. Ganon kita kamahal at wala nang magbabago dun. Malambing na saad ni Kyle. Kaya sana hayaan mo kong ligawan kita. Gusto ko ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal at handa akong magbago para sa iyo. Nakangiting saad ni Kyle bago niya hinawakan ang pisngi ni Marian. Sige, ipakita mo sa akin ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng panliligaw. Pero kung tatanungin mo ko, nahulog na ako sa iyo. Ani ni Marian na nagpapula sa pisngi ni Kyle. Natawa naman si Marian nang makita niya yon. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita Marian. Malambing na saad ni Kyle bago siya nginitian ni Marian. Ang dami naman yan, pero mahal na mahal rin kita. Kahit ng sungit mo. Natatawang saad ni Marian bago niya niyakap si Kyle, niyakap naman siya nito pabalik. Kasalukuyang papunta sila Marian, Gab at Kyle sa mansyon ni Kyle. Nasa biyahe sila ngayon habang natutulog si Gab sa may backseat. Sigurado ka bang okay lang na doon mo na kami tumira? Tsaka bakit mo nga pala naisipan na patirahin kami sa mansyon mo? Tanong ni Marian habang nagmamaneho si Kyle. Okay lang yun mahal. Tsaka ako lang naman ang nakatira doon. Mas magiging masaya kung makakasama ko kayo ni Gab doon. Sagot naman ni Kyle sa tanong ni Marian. Halos kalahating oras ang nakalipas bago sila nakarating ng tuluyan sa mansyon ni Kyle. Kaagad na bumaba si Kyle at pinagbuksan niya si Marian ng pinto.
Ginising na rin ni Marian si Gab dahil papasok na sila. Carlo, dalin mo yung mga gamit nila sa loob. Saad ni Kyle at kaagad namang sumunod yung gwardya sa utos niya. Hinawakan ni Kyle ang kamay ni Marian bago siya nagsalita. Tara na mahal. Ani ni Kyle at naglakad na sila papasok sa loob ng mansyon. Nang buksan ni Kyle ang pinto ay laking gulat nila nang may sumigaw. Kyle! I miss you! Sigaw ng isang babae bago niya niyakap si Kyle dahilan para kumulo ang dugo ni Marian dahil sa selos. Chelsea, what are you doing here? Tanong ni Kyle bago niya tinulak si Chelsea. Siyempre nandito ko para makita ka. Tsaka kakabalik ko lang galing France. Hindi mo ba ako na-miss? Malanding tono ni Chelsea bago niya tinarayan si Marian. Hindi naman makasagot si Kyle dahil lapit ng lapit sa kanya si Chelsea at itinutulak niya ito. Ano ba? Layan mo nga ako. Inis na saad ni Kyle dahilan para mainis rin si Chelsea. Bakit ganyan ka? There's no way to talk to your future wife. Taas kilay na saad ni Chelsea na nagpagulat kay Marian. Future wife? May hindi ba sinasabi sa akin si Kyle? Hindi makapaniwalang saad ni Marian sa sarili habang nagsisimula na siyang mag-overthink. Future wife? Anong pinagsasabi mong babae ka? Nagtatakang tanong ni Kyle bago siya nag-aalalang tumingin kay Marian. Hindi ba may kasunduan ng parents natin na magpapakasal tayo once na mag-25 ako? Kakatapos ko lang mag-25th birthday kahapon, kaya kailangan na natin magpakasal. Tsaka alam mo naman na mahal kita, diba? Pagpapaliwanag ni Chelsea habang nakangisi kay Marian na para bang inaasar niya ito. Pumayag ba ako sa kasunduan nila? Diba hindi? Kaya manahimik ka na lang at hindi kita gusto. May nililigawan na ako at siya yun. Siya lang ang mahal ko. Saad ni Kyle bago niya itinuro si Marian. Bumilis ang tibok ng puso ni Marian dahil sa sinabi ni Kyle. Pero hindi na natapos ni Chelsea ang sasabihin nang biglang pumasok si Martin habang kasama si Morgan. Hindi na pala tayo mahihirapan na ipahanap siya kuya. She's right here. Nakangising saad ni Morgan habang nakatingin siya kay Chelsea. What are you talking about, Morgan? Nagtatakang tanong ni Kyle sa kaibigan niya. Tapos na ang investigasyon ni kuya. Nakuha ko na rin yung DNA result at positive siya kay Kyle. Kapatid mo si Gab. Saad ni Morgan, dahilan para magulat ang lahat. Kapatid ni Kyle si Gab? Paano? Hindi makapaniwalang saad ni Marian. Kahit si Gab ay nagulat din sa sinabi ni Morgan. Tamang narinig niyo lahat. At alam niyo ba kung sino ang salarin kung bakit nawala si Gab? Tanong ni Martin bago siya tumingin kay Chelsea. Siya, ang babaeng yan. Binayaran niya ang babysitter ni Gab. Naitakas ito habang wala si Kyle sa bahay. Pagkukwento ni Martin habang hindi makapaniwala si Kyle sa mga naririnig niya. Ibig sabihin, kasalanan mo rin kung bakit namatay ang mga magulang namin. Kasi kung hindi nawala si Gab, hindi rin matataranta sila mom and dad. At hindi sila maaksidente. All this time, Chelsea, ikaw pa lang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang may kasalanan kung bakit lungkot na lungkot ang buhay ko. Simula nang mawala mga magulang at kapatid ko. Galit na saad niya habang kinakabahan na si Chelsea. Natataranta na siya dahil nalaman na ni Kyle ang tungkol sa ginawa niya. Bakit mo ginawa yun, Chelsea? Ano bang ginawa ko sa'yo para gumanti ka? Sagutin mo ko. Sagutin mo ang tanong ko. Sigaw ni Kyle kay Chelsea habang nagsisimula na itong umiyak. Kasalanan mo kaya ko ginawa yun. Gusto ko gumanti dahil ipinagpalit mo ako kay Jane. Gusto kitang gantihan dahil hindi mo man lang ako pinakinggan. Sobrang galit ko sa'yo noon at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pagsagot ni Chelsea habang humahagulgol siya. Alam mo ba kung ano naging bunga ng galit mo? Namatayin ako ng mga magulang at nawala ng kapatid. Alam mo ba ang hirap na pinagdaanan ko? Palagi kong naiisip na akong may kasalanan dahil sa ginawa mo. Hinding-hindi kita mapapatawad kahit kailan, Chelsea. Sigaw ni Kyle bago siya yumakap kay Marian at umiyak na umiyak. Pinakakalma siya ni Marian nang may biglang dumating na pulis. Hinuli na nila si Chelsea at dinala ito sa may kulungan. Nang bumitaw na si Kyle sa pagkakayakap niya kay Marian, ay lumuhod siya para pantayan si Gab. Umiiyak siya nang yakapin niya si Gab. Kaya pala kamukhang kamukha mo si Dad. Nung una tayo nagkita. Finally, nahanap na rin kita, kapatid ko. Lumuluhang saad ni Kyle bago niya niyakap pabalik si Gab na umiiyak din. Grabe ang pinagdaan ng hirap ni Kyle nang mamatay mga magulang niya at nawala si Gab.
Buti na lang at napunta sa'yo si Gab at inalagaan mo siya ng mabuti. Nakangiting saan ni Morgan kay Marian. Nung araw na yon, nanawala ang tinik sa puso ni Kyle dahil nahanap niya na ang matagal niya nang nawawalang kapatid. Makalipas ang halos 4 na taon ay kasal na si Marian at Kyle. Nung araw na nalaman nilang kapatid pala ni Kyle si Gab, ay sinagot na rin ni Marian si Kyle. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na rin sila. Ngayon ay 4 na buwan nang ipinagbubuntis ni Marian ang unang anak nila ni Kyle. Palagi siyang moody, gutom at tulog kaya naman inuunawa na lang ni Kyle ang sitwasyon ng asawa niya. Kahit na lagi siyang inaaway ni Marian ay nagpapatalo na lang siya para hindi na lumaki ang away. Saka hindi kaya ni Kyle na magalit sa kanya nang matagal si Marian dahil mahal na mahal niya ito. Alas 12 na ng madaling araw ngayon at gising pa rin si Marian dahil hinihintay niya ang asawa. Nasa trabaho pa rin kasi ito at hindi pa nauwi. Kanina pa sana gusto matulog ni Marian pero hindi siya makatulog nang hindi niya kalapit si Kyle. Kasalukuyan siyang nakaupo sa may sofa ngayon nang marinig niya ang busina ng sasakyan ni Kyle at maya-maya lang ay pumasok na ito. Nagulat naman si Kyle dahil hanggang ngayon ay gising pa rin si Marian. Bakit gising ka pa, mahal? Madaling araw na po, oh. Saad ni Kyle bago siya lumapit sa asawa at hinalikan niya si Marian. Hindi ako makatulog nang hindi kita kalapit. Malambing na saad ni Marian bago siya hinalikan ni Kyle. Ganun ba? Sige, matulog na tayo at inaantok na rin ako. Saad ni Kyle bago sila naglakad papuntang kwarto at naghubad na siya ng coat. Nagpalit na siya ng damit at nilapitan niya ang asawa. Kumusta naman ang araw ng asawa ko? Malambing na tanong ni Kyle habang yakap-yakap niya si Marian. Ayos naman. Sinamahan ako ni Gab kanina pumunta ng mall. Ikaw ba? Kumusta ang araw sa office? Tanong naman ni Marian sa asawa niya. Sobrang pagod ako. Kanina pang alas 8 ko gusto umuwi kaso may meeting kami ng owner ng VGH Corporation. Marami kaming pinag-usapan kaya inabot kami ng alas 12. Pagkukwento ni Kyle bago niya hinalikan ng asawa sa balikat. Noong nasa trabaho si Kyle, ay si Marian lang talaga ang nasa isip niya. Gusto niya nangang isama si Marian sa opisina kaso alam niyang maiinip lang ito doon. Hindi na siya nakarinig pa ng salita kay Marian dahilan para magtaka siya. Nabigla naman si Kyle nang makita niyang nakatulog na pala ang asawa niya. Napangiti na lang siya bago niya hinalikan si Marian sa lobby bago nagsalita. Mahal na mahal kita, Marian. Malambing na saad niya bago niya ipinikit ang kaniyang mga mata at natulog na rin. Bakit kayo magkasama ni Jane, ha? Huwag mo sabihin na makikipagbalikan ka sa kanya. Galit na tanong ni Marian nang makauwi si Kyle sa bahay. Nakita niya kasi kanina si Kyle sa isang restaurant at kausap ni Kyle ang ex niyang si Jane. Si Jane? Mahal, it's not what it looks like. Hindi niya natapos ang sasabihin nang sigawan siya ni Marian. It's not what it looks like? Nakangiti ka pa nga kanina eh. Ang saya-saya mo pa. Bakit ka masaya? Dahil ba nakikipagbalikan ka na sa kanya? Sunod-sunod na saan ni Marian dahilan para mapabuntong hininga si Kyle. Hindi ako makikipagbalikan sa kanya, mahal. Ani ni Kyle pero hindi siya pinakinggan ni Marian. Hindi do. Pwede mo naman sabihin kung nagsasawa ka na sa akin, Kyle. Nakakainis kay pagpapalit mo na kagad ako. Dahil ba mahal mo pa rin siya? Hindi na napigilan ni Marian ang sarili niya at nagsimula na siyang umiyak. Nagulat naman si Kyle kaya kaagad siyang lumapit sa asawa at niyakap niya ito. Mahal, hindi ako nagsasawa sa iyo. At saka, anong sinasabi mong mahal ko pa siya? Matagal na kaming wala at ikaw ng mahal ko. Kaya huwag ka na mag-overthink. Pagpapakalma ni Kyle kay Marian habang yakap-yakap niya ito. Pero bakit kayo magkasama? Tapos nakangiti ka pa habang nakatingin ka sa kanya. Humahagulgol na tanong ni Marian kaya naman na pabuntong hininga na lang si Kyle. Kaya kami magkasama kanina ay dahil siya ang magiging party organizer ng gender reveal ng baby natin, mahal. Tsaka kasal na si Jane ngayon, no? May anak na rin siya kaya wala ka nang dapat pang ikaselos. Pagpapaliwanag ni Kyle dahilan para mapatingin si Marian sa kanya. Nagigilty ito dahil nagalit siya kay Kyle nang hindi niya inaalam ang tunay na nangyari. Sorry, nagalit ako sa iyo kahit wala kang kasalanan. Paghingi ng tawad ni Marian sa asawa niya. Okay lang yun, mahal. Tsaka, when did I ever give you a reason to doubt me? Tanda mo na ikaw lang mamahalin ko at wala nang iba pa. Ikaw lang kahit na lagi tayong tinutuyo. Ay, ikaw lang pala. Nakangiting saad ni Kyle bago niya hinalikan sa noo si Marian.
Mahal na mahal din kita. Kahit na sinusungitan mo ko noong una tayo nagkita. Saan ni Marian dahilan para matawa si Kyle. Nalala mo pala yun? Well, nagsisi ako na sinungitan kita noon. Sana pala, hinigit na kita kagad at hinalikan. Pero sa totoo lang mahal, hindi ko inaasahang mahuhulog ako sa iyo ng sobra-sobra. Malambing na saad niya na nagpatawa kay Marian. Grabe naman yung halikan agad. Tsaka kahit ako ay hindi ko rin inaasahan na mamahalin at nagustuhan kita. Parang noon lang na inis pa ako sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako nawala ng trabaho. Nakangusong saad ni Marian. Pass is pass, mahal. At least ngayon, mahal na mahal kita. Pakis nga ako, mahal. Ani ni Kyle at naghalikan sila ni Marian. Ahem, ahem. Natigil sila sa paghahalikan nang biglang umubo si Gab na kasalukuyang nagbabasa ng libro habang nakatingin sa kanila. Hindi niyo naman siguro nakalimutan na kasama niyo ako ngayon, di ba? Taas kilay na tanong ni Gab dahilan para mabigla si Marian at Kyle. Bigla na lang natuwa si Kyle dahil doon lang nila napagtanto na kanina pa sila pinapanood ni Gab. Sa harapan ko pa talaga, kuya? My eyes, OMG! Saad nito dahilan para matawa yung mag-asawa. Simula noon ay naging masaya na ang buhay nila. Hindi man naging maayos ang una nilang pagkikita pero hindi inaasahang minahal nila ang isa't isa. Dito na nagtatapos ang pagmamahalan nilang dalawa.